it is a give and take relationship, mga traps. You invest love and 101% care. Parang mga anak lang na bibigyan ng magandang kinabukasan, pag-aaralin, kukupkupin, susuportahan. Eh kung dati ka naman talaga ng nag-aaso, di ba? Pero dati, hindi mo naman iniisip na pagkakitaan yung aso. But like right now, naisipan mong mag-alaga ng breed. By taking care of the breed, magkakaroon ka ng possibilities na magkaroon ng earnings. Hindi lang dahil bully breeder ka, kahit nagpe-pet ka lang rin at yung pet mo na bully ay nagpropagate ng anak, there is a chance there na magkaroon ka ng practice. Don't take it seriously. Love and fun muna with your pet or with your dogs. I love you, Tay. Charing lang yung Django. Awit! Pero alam niyo mga trops, deserve ng bawat masayang pamilya ang magkaroon ng masayang bully na member of the family. Dahil we are really lovable. Awi? Pero really guys, habang nag-aalaga ka ng bully, there is really a possibility na kumita ka. And if that's what you have in mind, consider the following para alam nyo just what it takes to start. So check natin, tingnan natin yung mga sinasabi ng ating mga pioneers sa dog breeding, sa bully breeding. We have John Inerva, who is an ABKC senior judge, and we have Tony Boy Vlogs, na isang vet. Gusto mong pasukin ang dog breeding business? Malaki nga ba talaga ang kita sa dog breeding? Tara, pag-usapan natin. Pag-uusapan natin ang business side sa aso. Sa video na to, malalaman natin kung gaano kamahal magkaroon ng aso at magkano ang gagastusin mo bago mo pagkakitaan yung aso. About sa puhunan, magbibigay po ako ng scenario. At tignan nyo na lang po yung screen nyo para makita nyo po yung mga i-enumerate kong mga items or mga bagay-bagay na kailangan nating pagkagastusan. Kahit pa paano, meron tayong mapagkakitaan or sideline or extra income na sinasabi nila. Hi, ako nga pala si Tony Boy, ang inyong veterinarian. It's really like a business. Kung hanap mong kumita, syempre dapat ka rin mamuhunan at mag-effort. Pinakaunang investment na gagawin mo ay bibili ka ng aso. Ng isang female puppy na 3 months. Nakabili po si breeder or would-be breeder ng 25,000 3-month-old puppy. Depende sa linya. Hindi tayo mag-champion line. Yung normal lang pero maganda din yung kanyang pedigree. Yun yung unang-una niyang puhunan pagbili pa lang ng puppy. Ngayon, paparehistro niya to. Kailangan mo itong ilipat sa pangalan mo. Meron yung processing fee. Usually, ang rehistro ay 2,000 pesos. Lagyan natin ng cage. Kailangan niya magpagawa ng cage. Yung murang cage at nararapat lang sa breed na to. Dog accessories gaya ng dog collar, dog leash, kainan niya. Siyempre, wala na ho tayong iba pang kailangan unahin kundi ang pagkain. Sabihin na lang ho natin na mula 4 months hanggang 15 months, tig-iisang bag ng dog food ang kinakain niya. Sinasabi ko nga po sa inyo, conservative. Okay? Tapos, wag na muna natin lagyan ng kahit na anong halong karne, dahil karagdagan na naman po yan. Pero sabi ko nga po sa inyo, pwede nyo pong i-adjust itong mga computation na to. So, mula 4 months hanggang 15 months, tig-iisang dog food at tig to 2,000 pesos per month po ang kanyang dog food cost. Siyempre, pag binili mo yung aso, hindi pa tapos yung kanyang mga vaccination, kanyang deworming at yung mga parasite prophylaxis niya. Maglalagay tayo ng 5,000, okay? 5,000 na pang vet fees para sa isang taon niya na yan. Mga miscellaneous fee. Mga miscellaneous na gagastusin lang. Kailangan niyang maligo ng isang beses sa isang linggo. So mga kaibigan, parang lumalaki na yung gastos, no? Kanina nabanggit natin yung puppy, registration, dog food, mga maintenance, mga vitamins, mga supplements. Okay? Eh ngayon, malapit na siyang makasta dahil malapit na siyang mag-second hit. Sabihin na lang natin. Ipapa-stud na natin siya. Ang stud fee natin, pipili tayong ng magandang lalaki para pumartner sa ating magandang babae na nakuha natin. Kahit papano, mag-i-invest ka. Gusto mo ma-improve dahil yun naman talaga ang purpose ng breeding.
Sabihin na lang ho natin, ang stud fee ng stud na napili mo ay 50,000 pesos. Okay. Eh, successful na buntis. Ang laki na, ang laki na. Malaki na, ang laki na. Tama. Ang laki na, ang laki na. Malaki na, ang laki na. Kailangan mo ngayong mag-C-section. Kasi kadalasan po, C-section yan. Sabihin na lang ho natin conservatively, 7,500 po ang gastos sa C-section. Okay. Tapos, pero bago siyempre nabuntis yun, nagkaroon mo na ng shooter's fee. Sabihin natin, 1,500, 500 per shoot. Okay. Meron ka rin dumb medication. Anong ibig sabihin? Pagka nag-anak na, meron kang gagastos yung mga antibiotic din. Sabihin na lang natin na 1,000 pesos po. Okay. Ngayon, nagkaroon ka na ng puppy. Gusto mong maniguro, bibili ka rin ng milk replacer, yung mga Puppy Love, Royal Canin, okay? Sabihin na lang natin, nasa tatlong milk replacer ang binili mo, 1,110 pesos. Okay. Ngayon, yung puppy mo, dahil mas mahal usually ang puppy dog food kaysa sa adult, tapos gusto mo rin maging mas masigla sila, healthy sila, bibili ka ng medyo mas kataasan na dog food kumpara sa inahin dati, di ba? Kung dati 2,000 yan, ngayon, bibili ka malamang ng tatlong 2,500 na dog food. Sabihin na natin, 7,500 po. For example na lang po, ang naging puppy ay 6. 6 ang naging puppy mo. Kakailanganin mo yung pabaksinan. Pa-deworm man. Okay? So yung 6 puppies mo, mga kailangan ng tatlong vaccine, sabihin na lang ho natin, na murang vaccine. Okay? Ilagay na lang natin sa 400 pesos per vaccine. For 3 times, yung 6 mong aso, ang gagastusin mo, 7,200 pesos. Okay. I-deworm mo sila. Sa unang deworm, mura-mura pa yan. Magnematocide ka, okay, pwede yan. 105 pesos yung isang bote. Ngayon, magtatabletas ka na sa second and third. Sabihin na natin gagastos ka ng 360 sa second, 360 uli sa pangalawa. Ang total mo sa pag-deworm ng 6 na puppy mo, 625. Okay. Ipaparehistro mo rin ang mga puppy mo. Usually, ang litter registration fee ay 2,000 pesos. Kung sa 10 aso, meron tayong kikitain na or meron tayong pagbebentahan na 200,000 pesos. Tama, 200,000 pesos. Ilis natin sa 200,000 pesos yung investment natin within 1 year o hanggang sa nanganak siya na 85,000. 85,000? Yes, tama, 85,000. At makukuha natin ay 115. Yes, 115 pesos yung kitain natin, yung neto natin. Nabawas na lahat dyan ng investment natin. Meron tayong 115 pesos na kinita. Nakakumpuse ako ah. Investment natin ng sabihin na natin isa at kalahating taon na inalagaan natin yung aso. Na inalagaan natin yung aso. Pangit ata yung bigas mong kasain nila, Dok. Eh, yung Dok nyo, pagod na. Tango, bad boy, ng lalait na naman. Rough estimate, conservative computation po. Mula sa dog food, sa puppy mismo, sa panganganak, sa maintenance niya, sa doktor, sa C-section, sa stud fee. At kung hindi po ako nagkakamali, dahil sabi ko nga po, ito po ay conservative estimate. Ito pong cost ay nagtototal 142,394. So since hindi ko po sinama ang maraming mga bagay, let's say, pagdagdag ng karne, hindi ko rin sinama yung ilaw, hindi ko rin sinama yung tubig, sabihin na lang ho natin, conservatively, 145,000 pesos ang dapat mong maging puhunan para makapag-umpisa ka sa dog breeding business. So realistic na lang po, sa let's say sa American Bully community, yung 25,000 po kasi, yun po yung parang halos starting talaga, yung parang low price siya. So,
Hindi ko ho nila lahat, pero syempre, ang general thought or general thinking po ng medyo mas mura, eh hindi ganun ka-quality. Kaya ka nga, naghangad ng stud fee na mas mataas, healthy looking naman, maganda naman, decent looking, di natin pwede sabing spectacular talaga. Eh what if 45,000 per puppy mo sila mabibenta? Okay? Hawak ko po yung aking calculator ngayon, cellphone, para meron tayong mga different scenarios, no? So sa lima na 45,000, dahil yung isa nga ikikip mo, 45,000 times 5 equals 225,000 pesos. Eh ngayon, ang naging puhunan mo, kanina yung rough estimate natin ay 150,000 pesos. Ilan ang kikitain mo? 80,000 pesos. Wow, di ba? Pero, ngayon pupunta tayo dun sa next topic natin. Napag-usapan na natin kanina yung posibleng gastos, di ba? Napag-usapan na rin natin kung sinerte ka, wala kang naging mortality, walang namatay, healthy lahat. Pero ito ang malaking tanong. Ano-ano nga ba yung mga factors or variables na pwedeng maka-apekto dyan sa kita mo at sa business mo? So unang factor, yung quality para makalaman mo yung presyo. Nagbigay lang po ako ng napaka-generous na amount kanina, 45,000 each, di ba po? Yung quality ng puppy mo. Dahil yun ang dapat dumikta kung magkano mo sila maibibenta. Pero ang katotohanan po niyan, bihira nangyayari na pare-pareho. Yung iba, ite-terms ka pa, tatawaran ka pa. Okay? E pangalawang factor, what if may namatay? Mortality ang second factor. What if dalawa namatay? What if masaklap namatay lahat? So lahat ho ng senaryo pwede natin pag-usapan bago ka makarating doon sa kinaasam-asam mong kita. Tapos, isa pa, sabihin na lang natin lahat po ng diniscuss kong posibilidad, buhay lahat, healthy lahat, pero gaano katagal mo sila mabibenta? Kapag hindi ka kilala, kailangan kang madiskubre ng mga buyers at may challenge ka doon. So, gaano mo katagal mabibenta ang mga puppies mo? Dahil yung computation ko kanina na umabot ka ng 150 rough estimate, ay pwedeng lumaki yun hanggang lumalaki yung mga puppies mo nang hindi mo pa nabibenta. Tuwang-tuwa tayo kanina nung nabanggit natin na may 80 mil kang kita sa unang breeding mo. E nung nabanggit ko na yung mga variables, mga factors, maaari palang malugi ka. Maaari palang wala ka talagang kitain. Maaaring talo ka. Okay? At realidad po yun. Maaaring mangyari po yun sa ating lahat. Ngayon, dahil realidad yan, para kanino ang dog breeding business pala? Kaya ba ng isang full-time student? E paano kung OFW ka? E paano kung seaman ka? Seafarer ka? Ay ang automatic sagot dyan dapat is yes, di ba? Try mo i-consider kung willing kang i-take yung risk. Dapat lang suportado ka talaga ng misis mo. Ito pa isa. Alagaan nyo ang inyong pangalan at reputasyon. Huwag po tayong manloko. Huwag ho nating pikihin ang mga papel. Huwag ho nating pikihin kung sino ang nanay, sino ang tatay. Reputasyon mo. Okay? Yung integridad mo kailangan intact sa pagbubuli na to dahil maniwala po kayo. Kapag sa pag-aaso, nire-respeto kayo, minsan yung mga buyer, kayo na lang yung hinahanap. Hindi nyo na ho kailangan mag-post. Hindi nyo na kailangan mag-advertise. Hindi nyo na kailangan mag-angas-angasan. Hinahanap ka na ng buyer. Dahil alam na nila, may reputasyon ka na. Sana po mga kaibigan, inabigyan ko kayo ng munting kaliwanagan about sa dog breeding at sa posibleng maging business side po nito. Kailangan nyo maging investment, hindi lang ho ng pera, kundi time and effort. So sana po, kayo po ay pag-isipang mabuti dahil ako po ay masayang masaya na dumami tayong lahat na nagmamahal at nagbibreed at nagkakaroon ng konting kita
sa dog breeding business. Kung ang nadadagdag na dog breeders or dog lovers ay yung totoong may puso sa breed nila. Dahil yun po talaga ang pinaka-importante. Respetuhin nyo po yung breed ninyo. Mahalin nyo po. Respetuhin nyo po yung mga nauuna at nagpakahirap ma-establish ang breed ninyo. And then eventually, kung gusto nyong kumita, malamang ma-achieve nyo rin po yun. Okay? At katulad ng lahat ng business, kailangan talagang pag-isipan. I-consider yung kapasidad mo, i-consider yung resources mo bago mo pasukin ng tuluyan. Pero mahalaga yung katotohanan na ang pag-aalaga ng buli ay isang pangtanggal stress na factor sa buhay. If there are bully breeders, meron namang bully raisers na talagang nire-raise nila yung bully as part of their family. At sa next episode natin, magkano ba talaga ang presyo ng bully sa Pilipinas? So kung ano man ang naisip nyo tungkol sa episode na to, bahala na kayo.